biyahe, no? Panganap buhay talaga, panganegosyo. Ang height niya, medyo malapad kasi. Ah! Saka parang matangkad niya kasi sa, no? Parang mag-relax ba? Ma'am! Pero yung tamboso niya? Yun, no? Yun. What's up mga Megs, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Maghanap tayo ng motor na pabagay sa inyo, motor na kaya mong installment, di ka mahirapan tuwing monthly, at motor na kaya mong i-cash. So ngayong araw na ito mga Megs ay hindi mo na tayo maghanap ng single na motorcycle. Hanapin natin ngayon mga Megs ay ito yung tinatawag natin na three-wheeler. Pag sa Mindanao naman, ito daw ay tinatawag nila na bao-bao. So mga Megs, yung product na ito ay galing po ito sa India at tinatawag po nila ito na tok-tok. Araw na ito ay nandito po tayo ngayon sa Lakwil Motors dito sa Tagbilaran City, Bohol. So bago tayo mag-umpisa mga Megs, no, eh siyempre nagpaalam muna tayo sa mga empleyado dito sa Lakwil Motors, at maraming salamat po kay Jocelyn, Sir Limer, Sir Philip, at kay Ma'am Mia Trixie. So shout out po sa inyo. Maraming salamat po dahil pinayagan niyo ako na mag-vlog dito sa inyong branch. Tatlong gulong, pampamilya, pang-tropa, pang-single o pang-negosyo. Ito na yung TVS King Deluxe. This three-wheeler has 4-stroke, air-cooled, single cylinder, at SI system na rin po. TVS King FI ay gawa ng TVS Motor Company at nagsimula ito sa Tamil Nadu, India. Available nila dito na kulay is green, tapos mayroon po silang glossy yellow tsaka red. Sa displacement nito na 199.26 cc ay makukuha mo ang max speed na 60 km/h. Tapos yung bigat po ng 3 wheeler na ito ay nasa 300 kg. Yan, bigat ito mga Megs. Feeling ko mas mabigat pa ito kumpara sa mga tricycle, no? Ang ganda mga Megs, so, may mga nakikita din ako nito, ginagawa nilang private vehicle. So maganda rin po ito pang private. Ayan. Sa loob ng driver seat ay dito makikita ang odometer, fuel gauge, tachometer, trip meter, at speedometer. Meron naman itong 4 gears at 1 reverse. Push mo lang po yan para mag-change po yung gear natin. So, yung ano niya, yung headlights niya, high and low, tapos signal lights, yan. Tapos ito yung busina niya. Tapos ito yung kanyang analog panel, yan. And then siyempre yung speedometer. Tapos meron yung siyang mga Megs, charger po. Pwede kang mag-charge sa mga cellphone mo or mga camera kapag nalubat. Tapos meron din siyang radio, yan o, FM. And ito yung mga speaker niya, yan. So ganda mga Megs. Sa ganda ng naked handlebar na ito ay pumagay talaga sa design ng motor na ito. Maliit siya dito na storage. Tapos yung upuan niya, ito yung upuan niya mga Megs, no? So matigas siya, sakto lang. Mamaya try natin ito mga Megs. Tapos dito sa likuran. So yung capacity po nito ay siguro mga ano, mga yung sa back ride is mga tatlo. Yan. Tatlo plus yung rider, apat. Dito naman sa likuran mga Megs ay makikita ang makina ng three-wheeler na ito.
at gumagamit sila ng bulb type para sa signal light. Dito naman sa kanyang headlights ay gumagamit ito ng twin multi-reflector headlamp. At yung advantage naman ng headlamp ay siyempre mga Migs ay mura talaga ito if magka-problema. Tapos kapag umuulan mga Migs, kitang-kita talaga yung daan kapag lamp yung ginagamit mo na ilaw sa iyong motor. Pagdating naman dito sa kanyang front tire ay gumagamit ito ng trailing arm type at meron po itong hydraulic double acting shock absorber. Ang sukat naman ng gulong nito mga Migs ay nasa 400 by 80. Tapos yung sukat naman ng rim nito ay nasa 8 inches. Sa 165 nito na ground clearance ay sigurado walang problema kahit idan mo ito sa mga lubak-lubak na daanan. So yung brand ng gulong niya ay sa TVS tires. So maganda po yung brand na yun. Ano naman yung mga suspension niya. Siyempre meron siyang extra gulong for in case na ma-flatten tayo mga Migs, no? Tapos dito siguro lagayan din siguro dito ng, ano, ng tubig. Siyempre may mga safety belt na rin mga Migs para sa ating biyahe, safe na safe. Dito naman yung ginagamit nila, trapal, no? Pero matibay mga Migs. Hindi basta-basta ito maano, mabubutas. So yung capacity po ng fuel gas nito mga Migs ay nasa 8.2 liter. Tapos yung kanyang engine oil ay nasa 1.8 liter. Gear oil naman mga Migs ay nasa 250 ml. FI na rin pala ito, no? Fuel injected. So maganda. Dahil FI. For sure, tipid to sa gas dahil fuel injected. So tara. So pag-usapan naman natin mga Migs yung price nito. So yung SRP po ng 3-wheeler na ito ay nasa 181,400. Mga Migs, para naman po sa ating installment ay mayroon po itong down payment na 21,000, tapos yung monthly mo for 4 years ay 4,701 at may rebate po ito na 236. Tapos mayroon din dito mga Migs na pagpipilian nyo, no? Kung magkano yung gusto nyo i-down yan po mga Migs. So mamaya, picturean ko lang po yan. Tapos kayo na po bahala kung magkano po yung i-down nyo. Tapos dyan na rin po yung monthly. Meron pong 1 year, 2 years, 3 years, saka meron po sila dito na 4 years. So mahaba-haba po yung monthly po dito mga Migs. Kaya, pero okay lang po yun mga Migs para at least hindi naman po tayo mahirapan sa ating installment tuwing monthly. Tapos may rebate nga ito mga Migs na 236. So, siyempre, ma-avail mo yung rebate na 236 kapag updated ka na magbayad. So, dito po sa Lockwell Motors mga Migs ay may mga available din po sila dito na mga spare parts. So, punta lang po kayo dito sa Lockwell Motors dito po sa Tagbilaran. If magka-problema po yung units natin, ay mayroon din po sila dito na service center. So, wala pong problema mga Migs. Tapos yan na mga Migs, oh. Yan po yung mga buyer nila. Diba? Ang dami. Yan po yung mga nag-avail ng kanilang 3-wheeler motors. Gusto na mga Migs, oh, maganda. Kaso hindi ito binibenta, eh. Display lang daw. So, meron sila dito na big bike. Yan, underbone. So yun mga Migs, no? Sakto pala yung punta natin dito dahil meron na magka-cash ng 3-wheeler. Ito po ay si Sir Rico. Magtatanong po tayo sa kanya mga Migs kung bakit ano yung nagustuhan niya sa units nito at kung saan niya gagamitin. Sir, salamat sir dahil pinayagan mo ako na interviewin kita. Sir, yung una po sir, bakit po ba itong units yung nagustuhan mo? Maganda siya, tapos yung belt niya, yung body niya na napanood ko rin to sa review. Sa review, so, nakita mo rin sa mga vlog, sir? Sa mga vlog. Tapos,
yung ano niya, may entertainment, may speaker, tsaka charger, tsaka Euro 4 yata to. Euro 4, oh. Tsaka maganda rin, sir, kasi ano, sir, FI na rin to. Oh, yes po. Fuel injected. Kaya sigurado na tipid sa gas, no? Sa itong height niya, medyo malapad kasi. Ah. Tsaka yung dito. Tsaka parang matangkad dyan kasi, sir, no? Parang mas relax pa. Hindi ko masyadong nakayoko. Nakayoko. Ang ganda, sir, no? Precious sa loob. Kasi yun, medyo malaki naman yung phone. Oo. Oh. Kaya sumakay na kapamilya. Marami kang. So, napaka-relaxing. Private ba to or pang pasada? Pang pasada po, may old unit na kasi ako. Plano ko mag-upgrade. Nag-ganito rin or tricycle? Tricycle din. Ah, yun. So, si sir pala dati ay nagbabiyahe ng tricycle. So, ngayon, ito na po yung ginawa niya. Three-wheeler na. Bilis tumakbo pag umuwi ako sa probinsya, sa ano namin, sa probinsya niyo? Doon sa partner ko. Dahil nga 200cc to, sir, di ba? Nadala ko sa ibang town. Oh, so pwede madalan, sir. At least kapag umuulan pa, sir, no? Umuulan. Mas safe ka, hindi ka mabasa ng ulan. Sir, pwede ko ba, sir, marinig, sir, yun, sir, yung tamboso niya? Yun, oh. Yun. Dito niya, sir, yung ano, sir, yung headlights niya, sir. Yan, oh. Signal light, sir. Yung signal lights niya. Yun. Ganda, mga mix. So, dati si sir ay nagbibiyahe ng tricycle. Ngayon ay nag-upgrade na siya, mga mix. Ito na po yung kinuha niya. Ay, sir, bigyan po kita, sir, ng ano, sir? Sticker, sir. Baka may motor ka rin, sir. Lagay mo, sir. Oo, meron. Yan po yung, sir, yung channel ko sa YouTube ko. Ano to? Migo Dave. Migo Dave? Opa, sir. Okay. Baka may gusto kong i-shoutout, sir. Shoutout sa mga kaibigan ko sa CDRMO. Yun. Napanood na to, yung kalubag ko dyan. Yun, shout out po. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat. Nasa harapan po natin ngayon si Sir Cyril, isa pong empleyado dito po sa Lockwheel Motors. Magtatarong po tayo sa kanya about po sa installment ng units nito at about na rin po sa mga service nila. So, sir, pagdating po ba, sir, sa installment ng mga units nyo, ano po ba, sir, yung mga requirements nila? Ang requirements namin dito, units na gamit ng mga tricycle ay mga front size, mga two valid IDs, at saka mga OASIA nila. Yun po ang ginagamit nila for the existing units ng mga tricycle. 2,000 nila dito. Oh. Yun po ang mga requirements nila. Iba din po ang mga private use. Ang mga private use, proof of income, proof of billing, at saka mga 2x2 ID, at saka mga government employees na ID. Ah. Ano nila. So bago po po sila sir mag-apply nito ay kailangan niyo muna malaman kung saan gagamitin yung units na ito. Opo. Kung alam namin kung ano ang paggamit nila, private ba use or tricycle. Pang tricycle. So kapag pang tricycle, yun yung iniingi mga requirements. Bigyan namin sila dito yung mga requirements. Iba kasi yung sa franchise, iba yung doon yung may mga private use. Ah, so yun. After po nun, sir, may CI din po ito, di ba? Sa amin, nag-financing kami. Wala kami pong in-house na unit na ginagamit. Ang financing namin, yung partner namin is Pioneer Bank. Pioneer Bank. Yun po ang ano namin. Doon tayo mag-apply, tapos unit lang ang aming. Okay. So kapag mag-apply plan ito, doon sila pumunta sa Pioneer Bank? Ipasa pa namin sa Pioneer Bank. Okay. After nun, sir, mga ilang araw kaya tawagan yung mga customer lang natin? One day lang ang amin sa mga tricycle use or private existing units. One day lang ang processing namin. Yun, mabilis. Tapos yung private namin use, mga 2 weeks for the approval. 2 weeks for the approval. After nun ay pwede sila makapag-down. Yeah, tapos makakuha agad yung unit. So, yung mga mix available. Tapos, sir, in case po ba magka-problema yung mga units natin, meron din kayo dito na service center, di ba? Yung walang problema yung ano namin kasi may mga mekaniko din kami, dalawang mekaniko namin. Pag-rescue yung aming unit. In case na magka-problema sa daanan, no? Problema sa daanan. Kung hindi na pwede dalhin dito yung unit nyo, pwede na kami mag-rescue yung punta nito sa inyo. Yun. So, pwede ma-rescue yung mga mix. Tapos, sir, yung mga may nagbibenta rin dito kayo ng mga spare parts? Walang problema namin dito sa minsan Lockwheel Motors. Meron kami mga spare parts. Kaya kami walang buka, no? May mekaniko, may mga spare parts na ano. Kompleto, no? Kompleto na lahat. So, hindi na maghanap sa ibang mga ano pa, no? Mga spare parts para bumili. So, dito kompleto na. Dito kayo,
dito kay Lockwell Motors dito sa Tagbilaran, Bohol. Yun. Sir, thank you sir. Thank you sir. Yun oh. Nagpapalagay si Sama mo 'yun. Ano pangalan niya, sir? Si Dixie. Sir Dixie. Tapos sir, anong pangalan mo, sir? Saki. Saki, 'yun. Siya yung may-ari ng ano, isang unit ng three-wheeler. Sir, kapag sa dito ba sa ano, sa Bohol, anong tawag natin dito sa ganitong unit? Tricab, sir. Tricab. Tricab. Kasi kapag sa Mindanao daw, bao-bao sir, no? Bao-bao. Bao-bao. So ngayon na nagpapalagay si sir ng ano ng busina no. Para daw ano malakas daw. Ano ba yan sir ang papapayan sir? Ganito. Oh. Pangsasakyan yan na ano niya. Busina. 12 volts. 12 volts. Malakas na yan. Dalawa. Para tumabi yung ano. Yung mga sa daanan, no? Para akala nila may dudumbadaan na truck. Parang harang, tatabi. Oh. Sir! Sir! Ginagamit niya to, sir, pang tricycle? Oo, oh, pang tricycle. Yung, ano, mataba. Oo. Oh. Dito, sir, pilit. Yan ang mayari nito. Oo. Oh. Ano ang ginawa niya, oh. Ganda rin talaga ito pang sir, no? Pang biyahe, no? Panganap buhay talaga, pang negosyo. Sa Manila siguro, wala pang ganito, sir, no? Parang sa Visayas ang siguro to at Mindanao. Ah, meron sa Manila. Galing Manila to. Mm. Mula India, i-ship nila pupuntang Manila. Tapos Manila. So, dealer na. Yung mga dealer nila like Mindanao, Cebu, Bohol. Yun. Ang unang binibenta namin yung mga ganito, Piaggio. Magit, pero ibang brand? Ibang brand to. Mm. Italian naman to, Italian. Italian naman yun. Piaggio. Pagkatapos ng Piaggio, ito na, TBS. TBS. Ito po yung brand talaga ng ano yung ito? Yung company nila, TBS. Company. TBS. TBS King, GS Plus. Ang pangalan ng company, TBS. FI na rin plato sir, no? Fuel injected na rin plato. Fuel injected na yan. Kaya sigurado talaga, tipid talaga ito sa gas. Kasi lahat ng motor ngayon, FI na rin eh. Ano kaya sir yung size ng gulong niya yan sir? Ano? 4x8. Ah, 4x8. 400x8. Ito pala si ano? Ano yung maaari? Ito. Ikaw lang sir nagpapasada nito sir? Ikaw rin yung nagpapasada nito? Hindi, may driver sir. Ah. Sir, bigyan kita ng sticker sir. Ay, sige sir. Yan. Yan po yung sana ano ko, sir. Ano na sir? Pahingi ako ng dalawa, sir. O, oh, sige po. Para ilagay ko rin dito, sir. O, oh, yun, no. Thank you, sir. Para makita ng mga... Ah, tatlo pala, sir. Tatlo. Para I love you. Dalawang pampasada, isang private. Sir, tatlo kasi unit ko, sir. Oh. Sige, sir. Ito, sir, oh. Sir, baka may gusto ka munang i-shoutout. Okay. Shoutout sa mga staff ng Lockwell Motor, sir. O, oh, yun. Mga galing. Hey, Mrs. Ah, hi sa Mrs. ko. Tapos yung sa... Baby ko, 5 years old, si Vera. Yun, shout out po. Tapos yung asawa ko, si May. Yun, shout out. Eh, sir. Sir, baka gusto mo, sir, sticker. Baka may motor ka, sir, ilagay mo. Thank you po, sir. Baka may gusto ka, sir, na i-shout out, sir? Sa aking Palalab. Palalab, yun. Shout out po kay Palalab. Sa ano, Barangay Boy. Yun, shout out sa Barangay Boy. Shout out, Dixki Cadiz. Tsaka sa south anak ko dyan, sa Malinaw, Garcia Hernandez Bohol. Yun, shoutout po sa inyo. Sir, oh, gusto mo sticker, sir? Thank you, thank you. Salamat, sir, ha. Ah, ito yung ano? Yun po yung, sir, yung channel ko. Sa, opo, sa YouTube. Sa YouTube po. Yun, no? Nilagyan na ni sir, oh. Naka-highlight sa tayo mga Megs. Thank you. Ma'am Tricks.
Ay, busy po. Ma'am, baka gusto mo naman ng sticker, ma'am. Ma'am, baka may gusto kang i-shoutout. Baka may gusto kang i-shoutout. Boyfriend? Okay po, ma'am. Thank you, mama. Baka may gusto kang i-shoutout, sir. Ah, sige. Dito, sir. Oh, yun. Thank you, sir. Maganda, ma'am. Hey. Ayos. Yan po yung channel ko, ma'am. Thank you, sir. Thank you din, ma'am. Ma'am, baka may, ano, may gusto kang i-shout out, ma'am. Ah, shout out, ah. Shout out kay husband. See you, ma'am.